Iba rin, iba rin. Iba rin mag-alaga to si Mars. Sasabihin na naman ng iba, banat ba, inggit ka lang kasi hindi ka nakasama ng Japan. Excuse me po, kaya ko pong pumunta ng Japan ang hindi nililibre ng presidente, ha? Kaya ko pang manlibre ng isang bataan. Huwag kang mag-alala, ha? Hindi siya pagyayabang, pero hindi ko kailangan ng libre ng gobyerno na ito. Tapos maya't maya, sasabihan niyo ako, pera ng taong bayan yan, eh! Ang pinagagastos mo pera ng taong bayan, eh! Kaya hindi ko talaga papangarapin maging opisyal, ha? Okay, nililino ko lang, hindi ko sa pagyayabang, pero naisip ko na yan. Kasi pangarap ko once a month, nasa Japan ako eh. Pangarap ko once a month, nag-iibang bansa. Kasi nga, para makatanggal yung stress mo sa buhay, di ba? Tapos pag naging official ka, maya't maya sasabihin siya, pero taong bayan yan eh. mga ganyan, kaya hindi ko talaga papangarapin yan. Pero ito, sabi ko sa ngayon, nakakatawa. Kasi kitang-kita nyo doon, paano ka ngayon? Isipin mo, ikaw yung media na nakalibre doon sa aeroplano na yon. Dati nga, eto ha, isipin nyo na maigit ha. Dati, binabati ko si Mocha ng media dahil nakakasabay siya sa aeroplano. Isipin nyo mabuti yun ha. Official si Mocha, Assistant Secretary ng Office of the President, PCOO. Pero binabatikos pa siya bakit siya nakakasabay ng aeroplano. Sino bumabatikos? Media. Oh. Tapos, etong mga lintik na mga media na ito, ngayon nakasabay na. Oh. Oh, tapos, wala kang makikitang lumalabas na pangit. Na, hindi, sobrang-sobrang napaka nakakapagtaka. Sa dami ng kapalpakan ng gobyerno natin ngayon, iko-compare mo naman kay Pangulong Duterte, napakalayo, wala sa katiting ang kapalpakan ng gobyerno ngayon, pero wala kang maririnig sa media. Saan ka pa? Oh, doon pa lang, alam mo nai-impluensya na bakit to? Dahil sa mga libre. Kaya nga yung tanong eh. Eto ha, dati, yan ang laging issue. Ano pa issue? Saan nag-check-in? Magkano ginastos ng gobyerno ngayon? Wala! Walang ganyan! Saka nakakita ang may medyang binatikos tinanong ang gobyerno, saan? Magkano ginastos sa media? Wala. O saan magkano ginastos nyo? Wala. Bakit? Eh kasama sila dun eh. O, diba? Ganyan po kahipokrito ang mga media. Sinasabi ko na sa inyo, ganyan nung sila kahipokrito. Magaling lang silang mamuna pag hindi ho sila nakikinabang. Pero pag sila nang nakikinabang, ay walang jo. Wala. Ha? Mamsi forever. O, diba? Yan ang totoo. Mamshi forever. Oh, yun ang ano nila, tema nila ngayon eh. Ang tanong dyan eh. Hindi, alam mo, kasi ito, naalala ko nun ha. Ito, walang biro ito, naalala ko nun. Nasa ano kami niya, sa Busan. Since hindi naman gobyerno nagbayad sa akin, pinapunta lang ako ni Mocha para makapagtrabaho dun. Since hindi naman gobyerno nagbayad sa akin, nauna ako ng mga tatlong araw para makapamasyal at nahuli ako na after nilang umalis, naiwan na naman ako ng tatlong araw. Siyempre, para makain-kain ako ng mga soju doon, di ba? At saka makain mo ng soju pala, hindi kain ha. So, nung unang mga tatlong araw, nung nagdatingan na yung mga media, tapos nagre-reklamo. Ito, walang biro to, naririnig ko. Hindi nila kasi ako, hindi pa banat bay, wala pang banat bay noon eh. Hindi nila alam na magkakasama kami ng hotel. Hindi nila alam, pareho ko lang sila ng hotel. So naririnig ko yung mga kwentuhan nila na, bakit wala man lang wala man lang pakain? Bakit dito tayo sa hotel na to? Kasi, although, para sa akin, maganda na yung hotel. Ewan ko, kung nakita niyo yung video ko na overlooking the beach yung hotel, maganda na sa akin yun kasi hindi naman ako maano sa hotel eh. Maganda, basta mag-ayos yung kama, ayos na sa akin yun, hindi mabaho, hindi amoy sigarilyo, okay na sa akin yun. Pero kasi, ang pwesto namin nun, parang 3 to 4 star na hotel lang. Dito, ito yung beach, okay? Tatawid ka pa, pero kita mo pa rin yung beach. Yung presidente, kasi ano yun eh, nakalimutan ko na ang tawag doon. Andi dito yung presidente, lahat ng mga presidente na iba't, ASEAN, iba't ibang bansa, nagtatanong sila, dapat daw doon sila. Totoo, walang biro, naririnig ko yan noon.
sa ano sabi ko, tatawa ako dito sa mga to. Eh, di kung gusto nyo palang doon, eh, ba't di nyo sinabi sa mga boss ninyo mga walang niya? Di, totoo, di ba? Yun ang kagad yung sabi ko, bakit hindi kayo humingi ng pang, ano, dun sa mga boss nyo? Bakit hindi nyo, ano, gastusan? Yan talagang nagre-reklamo sila na nandito. Sabi ko, halatang halata, eh. Hindi na lang ako umiimik noon, pero kaya nga nung nakita ko ito, sabi ko, saan kaya ngayon naka-check-in itong mga media? Na, kasi, remember, pare-pareho lang yung mga media correspondent na yan na naka-in-charge sa Malacanang nung panahon ni PRRD at panahon ngayon. Isipin mo, ha? Ang galing. Napatahimik ang Rappler. Hindi. Pansinin mo, ha? Rappler ang pinaka-reklamador nung panahon na, ah, siyempre, lahat na lang sasabihin yan. Pero ngayon, tumahimik. Ang galing talaga. Palakpakan natin. Palakpakan natin si Ma'am Shi. Biro lang. Oh, di ba? Hindi, ito wala namang masama. Magaling lang talagang ano, mag-alaga. Wala namang masama sa magaling mag-alaga, eh. Wala naman tayo sinabing binabayaran, eh. Mag-alaga. Di ba? Totoo, malupit. Ito, walang biro ito, ah. Naalala ko nga, eh. Sa Thailand. Kikwento ko lang kasi may relationship ito, eh, nung tungkol sa mga nangyayari noon. Okay? Ito, Thailand. Okay? Sumama ako kay Mocha. Pero ito, lahat gastos ko kasi wala naman visa. Ginastosan ko. Ako mismo, nagpunta ako, naglabas ako ng pera ko, eroplano, tapos hotel. Okay? Pagdating ko doon, siyempre sila Mocha, tsaka lahat ng delegates naka-check-in sa bawat hotel yun. ASEAN din yun, eh. May in charge. Ito, Pilipinas, dito, hotel. Okay? Yung isang bansa sa kabilang hotel. Naka-in-charge na yan kasi may mga bantay na mga pulis sa labas. Oh. Tapos, yung mga media, hindi doon sa hotel na yon. So, hindi sila allowed pumasok doon. Okay? May mga naririnig ako pag ini-interview, yung ano, after interview. Saan ka ba naka-hotel? Oh, dito lang ako, eh. Ang pangit ng hotel ko nga, eh. Alam mo yung mga ganun? Para mga batang nagre-reklamo sa kalsada. Kasi ako at that time, binudol ako ni Mocha. Sabi niya, dito ka na rin sa hotel namin. Mura lang dito. Sabi ko, okay, sige, mura. Mura! As in, pagpasok mo, mapapamura ka pagkuha mo ng resibo. Mura ba to, Mocha? Ilang araw yun? At I think 4 na araw yun. Kasi sabi ko nga, nung pagtingin ko, pagbukas ko ng pinto, as in, elegante. Parang 7-star pala yung lintik na. 7 o 6. Star yung hotel na yun. Yun yung naka-in-charge sa... Siyempre, libre yun nung ano, di ba? Sa yung gobyerno na yun. Pero sa akin, binayaran ko. Kasi hindi naman ako delegate. At siyempre, wala akong ID, wala akong lahat. Hindi pwede yun. At hindi ganun si PRRD. Nagbayad talaga ako. Nung kukunin ko na resibo, alam mo, 25,000 per night. 4 na araw yun o 5 araw. Pagkatapos nun, eh, Mox, di mo sinabi. Okay lang yan. Isipin mo yung basura. Nabudol ako sa to. Walang biro. Budol na budol ako noon. Kaya nga sabi ko, kasama nga si PRRD. Pero budol naman ako noon. Oh. Hindi, same kami. At least pagbaba ko, madali ko nang... Di ba kaya, ewan ko kung napansin nyo, nakakuha ako ng video noon na pagdating ni PRRD. Kasi nga, hindi na ako napapagbawalan kasi nasa loob na ako ng hotel, eh. O, ganun. Pero yung mga media, nasa labas lang sila. And, kaya sila naiinis at that time. Kasi hindi sila kasama na ginagawang delegates. Sabi ko nga, kung gusto nyo palang dito sa hotel, ba't di kayo magbayad? Yung pala, kaya pala hindi sila nagbayad. Medyo mahal pala, animal yan. Totoo, naintindihan nyo yung kwento na kinikwento ko kung bakit ko ganun. Kasi nga, lagi silang etsipwera noon. Hindi sila kasama. Kaya, no wonder, ang dami nilang kung ano iniimbento. Alam mo yung kaya kung ano-anong banat nila sa gobyerno nung at that time. Kasi, hindi sila inaalagaan. Which is, yun ang problema. Sabi nila, ha? Sabi nung mga ilang vloggers, yun ang problema kay PRRD. Kahit anong depensa ng vloggers,
mahihirapan, especially international, because hindi nag-aalaga ng media. Naalala niyo yung ganyang klaseng pinaglalaban ng mga vloggers na dapat inaalagaan ng media? Naalala niyo yun? Ang problema kasi kay PR, hindi problema. Feeling ko, actually siguro dahil ugali na nila to nung mula nung mayor pa si PR Arde, hindi talaga sila nag-aalaga eh. Hindi sila yung tipo ng tatawagan ka, aalagaan ka na, o ano, kamusta na, o ito, yung ganun, yung alagang media. Yung ganun, wala eh. Eh siguro ah, feeling ko lang ah, nasanay sila nung panahon ni Pinoy. Gets nyo? Alaga sila nung panahon ni Pinoy, kaya love ng media si Pinoy nun eh. O, eh biglang lahat yun naputol nung panahon ni PRRD. Kaya walang lahat talaga tira ng media. Kaya papansinin nyo, bakit ngayon walang banat? Wala masyadong expose, wala. Di ba? Bakit? Eh, kaya nga ang iniisip at tanong natin ngayon sa mga media. Mainstream media, kayo ba ay bayaran ng mga Marcos? Nagtatanong lang po ha, kayo ho ang sumagot. Kayo po ba ay merong monthly allowance mula sa ating gobyerno? Kayo po ba ay may monthly merienda mula sa ating gobyerno? Kasi tila, di ba, kahit nga si Bobby Tiglaw, sabi niya nga, pinaliwanag niya isa-isa yung mga relasyon ng mga print media sa ating gobyerno. Eh, kayo ho ba talaga, totoo, kami nagtatanong lang, kayo ho ba yung mga patay gutom na, ay, come on, kasi nabasa ko yung sulat ni Diego Latigo eh. Hindi, kayo ho ba ay pinatutunayan nyo ba talagang kayo ay mga prostitute na konting libre sa inyo, konting buffet, konting breakfast buffet, ayos na kayo? Bakit hindi nyo tanongin asan ang gastos ng Japan ngayon? Oh. Dati, lahat tinatanong ninyo. Di ba? Lahat binubusisi ninyo. Kahit nga official, binubusisi ninyo eh. Oh, bakit ngayon? Tila baka pipi kayo. Mga bulag kayo ngayon. Ano nangyari?